boxes and free-to-air TV, facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel, RJ News PH. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya po sa inyong lahat. Nasamahan kami sa aming palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw sa Radyo Bandido TV, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. At simulcast po ito sa DZRJ 810 AM, Sky Cable Channel 224, sa TV Plus Boxes at sa free-to-air TV. I-like din po ninyo ang facebook.com/DZRJ810AM. At kami rin po ay nasa YouTube. I-subscribe ninyo ang YouTube channel RJ News PH. Maraming salamat. Ako si Johnny Gomez ng Issue 101. Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10, sabay ang panonood sa Radyo Bandido TV na pakikinggan sa DZRJ 810 AM, Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes and Free to Air. Live rin po sa Facebook sa pamamagitan ng facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel RJ News PH. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko! Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kami mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus Boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas! Magandang tanghali, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samot-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Ako po si Atty. Nikki De Vega. At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas. Kamusta po kayo? Yes, April 8, po? 2020. 22 days na lang po malilift na ang quarantine. 22 days na tumataginting. Ang haba, kaya maganda to be reminded kasi syempre, nagrarasyon ka ng pagkain, di ba? Hindi rin naman maganda mag-hoard, bawal yon, mag-panic buying. So, kailangan, yung tamang-tama lang ba yung pagkain? Alam mo, Atty. Nikki, kailangan isipin na rin siguro ng ating, lahat natin, isipin na rin natin na pag-lift ng quarantine na to after 22 days, dapat medyo maggumawa na tayo ng computations natin sa gastusin. Kasi bubulaga sa atin lahat ng mga bills na hindi natin babayaran ngayon, cellphone. Kasi naka-headline ngayon na sabi nga ni Nograles, no, na hindi natin kailangan bayaran ng mga bills, no, kasi una bawal, di ba? Tandaan po natin sa quarantine bawal lumabas. So wag natin daw problemahin, which of course a big help at this point kasi wala kang pera, bawal ka lumabas, walang public transportation. Ang mahirap lang talaga pag na-lift na, matatambahan ka ng bills eh. Hindi naman yan maglalaho unless, by legislation. Maganda sana yung ganon. Debt forgiveness. Pwede kaya yun. Sana may ganon. Kasi hahabulin mo yan eh. Hahabulin mo pa rin yung payment. Di yan ma-erase. Buti nga yung sa iba, sa mga banko, yung mga loans na move, di ba? Na move yung due date nila. Ideally, sabi nga raw, hindi dapat merong may nilabas ang BSP. Nabasa ko yung kanilang IRR, may computation. So ideally, hindi ka dapat sasampalin ng dalawang amortization pag-lift ng quarantine. Dapat yung halimbawa, kung ang final due date ng loan mo, yung pinaka-final payment is next year, let's say May 2021, dapat magiging June na siya, 2021, mauusod, hindi para hindi doble. Oo.
Yun lang, sana po sundin natin yung mga banko, credit card, yung mga institutions, no? Financial institutions. Sundin po natin yon. Kasi ito po yung epekto ng ano ng polisiya ng ating pamahalaan sa lahat ng kontrata natin. The law is deemed written dun sa mga kontrata natin. So, tandaan nyo po yon, no? Kasi, syempre, ako nung una, nung hindi pa klaro yung mga ano bang implementing guidelines, sabi ko, hala, kung hindi ko siya popondohan yung check o yung sa loan, di pagka-lift ng quarantine, dalawa babayaran ko. Hindi daw ganun, ha? Dapat, kung nakikinig po kayo, yung mga may mga utang dyan sa banko, dapat mamumove yung final due date ninyo ng 1 month. So, diba? It's as if talaga standstill po tayo ngayon. Alam mo, pero hindi ko nasasabihin yung banko, may pasaway na banko, dinedak yung sa loan payment ko, di ba? Pakibalik na lang po yung pera. Baka pwedeng pakibalik yung pera kasi pinondohan ko. Ako naman kasi ganun ako sa utang, may pondo yon. Pinondohan ko kasi auto-debit sa bank account. Dinedak ba naman? Di ba? Di ba dapat hindi? Ewan. Sabi ko parang, ano nga yung gagawin ko? I-request ko, give back my money. Diba? So, ang hirap. Lahat rin siguro nangangapa. No? Pero sana, kung meron namang, kaya nga importante talaga na ang pagtagos ng impormasyon talaga ay nagtitrickle down sa mga tao at sa mga kinauukulan na gawin nila. Kasi baka paminsan, pati yung sa gobyerno, hindi niya alam kung anong gagawin niya. No? Kasi mag-i-issue ko nga ng guidelines, pero pag binasa ito ng ibang tao, iba naman yung pagkakaintindi. Ayun, so, kaya, sana linawin. So, good news yan sa mga utang, di ba? At pati rin daw sa renta, di ba? Yung commercial kasama na residential rent, may extend, and then yung renta can be spread in 6 months. 6 months, ha? Installment. Hindi yung pagbulaga ng, ano, ng March, ay, ng May, dalawang installments ng renta ang babayaran. Hindi po ganun. Nag-issue na po ng implementing rules ang Department of Finance. Pero sana, alam mo, ito ah, Attorney Carlos, sa lahat na itong pandemic na to, di ba syempre, naririnig natin mga subsidy, lahat. Medyo ang parang hindi pinakikinggan masyado yung sa Department of Finance. Oo. Parang gusto kong makarinig naman sa mga ekonomista. Di ba? Syempre, alam na natin, may dalubhasa na dyan yung sa mga health, di ba? Sa usaping coronavirus. Pero sa usapin naman ng pera, yung pagtutulong tuloy ng buhay ng manggagawa. Ano ba ang mangyayari sa atin? Ng sa negosyo. Di ba? Yung paano? Sa BIR, interesado rin ako malaman. Kasi, ala, yan na sila. Oo, kasi diba? Dapat may collection ng buwis na darating dapat sa ano sa April 15. Na move. Hindi lang yon. Itong si BIR, talagang mahal na mahal ko to medyo mabagsik eh. Mahal na mahal. Alala ko dati, kasi nung bago in-announce yung lockdown, March 17, di ba, effective, yung mga VAT returns, kung negosyante, kaya alam nyo yan, every month may VAT returns kayong fa-file sa 20. Fold you yun. Di ba, naka-lockdown. So, sabi ng ano ni BIR, okay, extend namin hanggang April 20. Dapat ililift yung lockdown ng 13, di ba? So ganun lang ang palugit sa'yo. Naku naman po. Paano namin kukunin yung pambayad ng VAT na yan? Marami nga sa atin, alam nyo yan, aminin nyo, yung mga business owners, ginagamit nyo na yung pera na tinatabi nyo pambayad ng buwis. Ginamit nyo na siguro yan. Siyempre, pang sweldo. Lalo na ngayon, na kailangan yung mga empleyado ng sweldo. Kaya nga ako, siyempre, dahil alam mo naman, no work, no pay. So, naghanap ako ng paraan para doon sa mga empleyado natin na ano bang pwede. Nagko-compute na ako kung ano ba, maka-extend ba kung pa-extend ka ng loan. Si DTI may loan na in-extend sa mga micro, small entrepreneurs na ano daw, 6 months yata ba, ano ba itong ano, may grace period na 6 months, tapos hanggang 500,000 papautangin ka, ang interest is 0.5%. Per month. Thank you naman sa tulong. Pero alam nyo ba, may promo yung Citibank, 0.59% per month. Parang kasabay na halos ng bangko. So, di ba? Kasi, anyway. At credit card pa yun, Attorney Nikki. Kasi sa pagkukuha ka ng loan na may collateral, mga 6% lang po yan. Sana bawasin yung interest para mas madaling mangutang. Talaga na negosyante. And of course, sa mga nagtataka po, pansamantala kaming humahalili hanggang Thursday po kay Rolly Cannon sa Opinion Publiko. Ito po ang Buhay at Batas. Sinasagot po namin ang inyong mga tanong na pinadala nyo ng PM sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Maaari nyo kaming mapanood Channel 224 Sky Cable. Lahat po ng digital televisions and TV Plus boxes nasa live streaming sa Facebook pages po ng DZRJ at ng Ang Buhay at Batas at nasa YouTube na rin po RJ News PH. Yan. Okay. And before anything else, I'd like to thank our sponsors. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng
Master Siomai. Huwag basta Siomai, mag-Master Siomai. Pwede pong mag-franchise ng food cart. Tumawag lang po sa 709-5288 or 709-0901. Ang hirap siguro maging artista ngayon kasi tigil ang shooting. No? Pati model, tigil ang pictorial. Tayo. Apektado talaga. No? Hindi ko makita kung sinong di apektado. At may isa pa tayong sponsor. Pasalamatan natin ang sponsor nating Royal Elephant Rice. Maaari pong mabili ang Royal Elephant Rice sa SM Super Hypermarket, Landers, Ultra Mega, High Top, Landmark, Robinsons, Lazada, Shopee, at iba pang leading stores nationwide. May Jasmine, Japonica, Special Dinorado, Sinandomeng Rice. Yan po ang Royal Elephant Rice. Ako gusto ko yung Jasmine Rice. Bango, no? Bango. Hindi, tsaka masarap. Yun nga lang, medyo napapadami yung ulam natin. Yan ang mahirap. Mapaparami ka ng kain. Oo. Ito, basahin na natin ngayon ang ating mga sumusubaybay, nakikinig sa atin, si Jazra Pineda. Good afternoon po, Attorney Card at Attorney Nikki. Maganda pa kayo sa hapon. Keep safe, everyone. Ako, thank you, Jazra. Pansin nyo, medyo informal tayo ngayon. Palengke medyo, day ko po ngayon. Medyo, grocery day mo ngayon. Ang hirap na ba kasi mag-grocery na nakasuit ka eh. Oo nga naman. Pagtitigida ka ng mga tao, ano ba ito? Ano ito? Sense bad ba ito? Bakit nag-detest sa quarantine? Hindi, saka tumutulong kami sa village kasi ano rin, natutuwa naman ako yung Kadiwa on Wheels, programa ng Department of Agriculture. Nagpupunta sa mga lugar-lugar, nagbebenta ng gulay. So pupunta sa village. Kanina pa ako nakabantay doon 7 o'clock. Hintay namin itong Kadiwa on Wheels. Nais kong batiin ang mga board of directors ng ating village led by President Rad Ocampo, kasama sila Bong Tongko, at si OG Mamurik, si Benji Atilano, si Serge Bakiran, pati na rin ang mga tumutulong dyan, past President Raymond Samson, andyan din si Jeremy Go. Marami, mga kapitbahay ko. Ha? So, buti kami, meron kami numerical system. Eh. May number. Numero, so, bawal sumingit. Bawal rin ang singit. Bawal rin yung mga, oops, singit siya bigla. Magtatanong lang raw. Sa mga kapitbahay ko yan, may ongoing tayong market. Naman. Ngayon dyan, nagbebenta ng manok, gulay, at saka bumili nga ako kanina gatas ng kalabaw. Ang mahal pala ng gatas ng kalabaw. Eh, mas mahal pa kaysa sa cow's milk kasi nagbebenta rin siya ng cow's milk. Mm. Yung cow's milk, 1 litro, 100 pesos. Yung gatas ng kalabaw, 180. Sabi, halos doble. Sabi ko, bakit mas mahal? Kasi raw mas mataas yata yung fat content mas at mas malinamnam ang gatas ng kalabaw. Kaya ayan, batiin ko kayo dyan. At si Jojo Gonzalez, sabi niya, magandang araw, Attorney Carlin, Attorney Nikki. Gusto ko lang pasalamatan ang mga kapitbahay kong nananatili sa kanilang mga tahanan. Ayan, ako, shout out sa kapitbahay ni Jojo. Talaga nasa bahay raw sila. Thank diba? You all for staying home and staying safe. Ayan. At si Kate Sander, sabi niya, hello po, Attorney Nikki and Attorney Nicholas. Stay safe po. Stay safe rin, Kate. Sa iyo rin at sa pamilya mo. Stay safe. Ika nga ng kapitbahay ko. Masamanda mo. Medyo matagal tayong tamaan dyan. Hindi lang damo, talahib. Masamang okay. Talahib. Ha? Masamang talahib, okay. Jay Kit, magandang araw, Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo. Ask ko lang po kung paano po ba ang bayad sa mga papasok bukas, April 9. Ayan, maganda tanong. Parang feeling ko meron ditong tanong. Ayan, meron ba dito nagtanong tungkol niyan? Ayan, meron. Pag-uusapan namin yan, mama. Meron dito ang tanong si Ding tungkol sa holiday pay. Antabayanan niyo po kasi may direktiba talaga dyan. Ang dole, naglabas ng advisory. Okay, sabi ni Kate, stay safe. Pilipinas. Okay, si Olivia Sanggalang, sabi niya, shout out mga relief dito, Barangay La Paz, Bamban, Tarlac. Isang beses pa lang nagbigay at ayuda, kailan po yon ibibigay? Kinuhan lang ng pangalan, telephone number, walang form na binigay. Sabi, mamimili lang daw, ewan kong magulo ang sistema. Nako, alam mo Olivia, marami talaga umaaray na LGU dyan, officials. Oo. Kasi ang mga nabasa ko sa news, no, ang mga mayors din umaaray dahil kulang ang naibibigay sa kanila. Halimbawa, binibigyan sila for 100,000 households. Pero 50,000 households lang ang pondo nila. So, paano raw nila hahatiin? So, ang lumalabas, parang sila pa yung pumipili kung sino ang bibigyan ng una. Mahina daw ang boses mo, Attorney Carlo, sabi ni Kate. Baka yung mikropono mo mahina. Ayan. Lapit tayo sa mikropono. Ayan. Thank you, Kate. Okay, so ano, shout out naman dyan sa Barangay La Paz, Bamban, Tarlac. Okay, so puntahan nyo naman po ang ano dyan, ating mga kababayan dyan. Alam mo, kaway-kaway, taas naman ang kamay dyan. Mga nakatanggap na ng ayuda, either sa DSWD, o sa DOLE, o sa employer nyo. Swerte.
swerte, di ba? Pag nakakuha kayo, talaga tong jackpotan eh, no? I heard, ang ginagamit nila is 2015 census. Eh, nagtataka ako, 2015 census, ilan na ang nanganak nung panahon na yon? Ilan eh, limang taon na ang lumipas. So, medyo talaga hindi accurate. So, siguro, manghingi tayo ng pasensya sa tao na dahil nagulat rin dito at hindi nga kumpleto ang records natin. Hindi kaya nga tayo talaga, handa rin eh. Talagang pahirapan. I imagine it's a logistical nightmare for the barangay officials. Pero ano na lang natin. Although, yun nga, may napanood ko sa news. Merong sa isang lugar daw, hindi buo binibigay hati, humahati sa ibang pamilya. At sabi naman ng DSWD, bawal hindi, yun. Hindi dapat ganun. Pero ako kasi ganito. Ewan ko lang, ano opinion niyo? Personal opinion namin. Ewan ko lang kung halimbawa. Ano bang mas gusto nyo? Mabigyan lahat? Pero hati, mas kaunti, or ilan lang ang mabigyan at merong magugutom? May nagugutom, di ba? Ang hirap itimplahin. Eh. Kasi paminsan parang, okay rin yun, na at least lahat meron, pero ginagawa mas kaunti. Kaysa yung kapitbahay mo, bumili na ng gin bulag, tapos ikayo, ikaw eh, wala, di ba, gutom ka. Bigas kulang. Ang hirap no, ng mga ganyan. Si Grad Jerry, sabi niya, hello po, late na. Shout out naman po kay Oscar and Eileen De Jesus, happy birthday. Oy, happy ng Glendale, birthday. California. Happy birthday. Oscar and Eileen De Jesus. Oh, bawal pa party. Social distancing. Okay, ayan, okay na raw boses mo. Tolitz Doria, hello po mga attorneys, ang sisipag nyo naman. Ayan. Ikaw rin, alam ko nasa pier ka, nagbabantay ng mga lalabas na relief goods. Ingat dyan, Tolitz. Ayan, oo. Tawagan ka namin, ha. Tanungin ka namin natungkol sa mga ganyang usapin one time. Ha. Babalikan natin siya. Okay, so simulan na natin ang tanong galing dito sa kay Anonymous. Gandang tanghali po mga attorney. Nagpalit po ng name ang kumpanya namin. Sabi po ng amo namin, pwede na mag early retirement. 56 years na old na po ako at 20 years na sa kumpanya, attorney. Ano po ang nararapat po sa early retirement? Wait ko po ang sagot nyo. Salamat po mga attorney at ingat po ang lahat. Ingat ka rin, Anonymous. I hope you're watching. Ito yung kasagutan natin. Alam mo kasi, ang retirement pay sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na mandatory tsaka meron naman na voluntary retirement age. Yung voluntary retirement age, ayon sa batas ay 60. Ang mandatory naman ay 65. At kung tatanggapin mo on voluntary or either mandatory retirement age, dapat nakapagtrabaho ka na ng at least 5 years. Tatanggap ka ng 1/2 month pay for every year of service. Pero kakaiba yung sa'yo, ha? Di ba, Attorney Nikki? Oh, sige. Although sabi ng batas na 1/2 month pay, nag-issue ng regulations yung DOLE. Mm. Ang 1/2 month pay is equivalent to 22.5 days. Bakit po 22.5 days? Ayan. Kasi 15 days, yung half month, di ba? 15 days plus 5 days SIL, Service Incentive Leave, plus 1/12 of the 13-month pay, which is 2.5. Kaya naging 22.5. So kung gusto mong kalkulahin yung retirement pay mo sa kumpanya, let's say daily rate mo, current daily rate, let's say 1,000 ang daily rate mo. 1,000 times 22.5, magkano yun? 22,500? Siguro. Diba? Diba? 1,000. Tama. Times 22.5. 22,500. Ayan, diba? Ano mo yan? I-multiply mo times the number of years of service. Mm-hmm. At naku, times 20 years, malaki-laki ang retirement pay na makukuha mo, Anonymous. Pero ito yung catch, Anonymous. Yung retirement mo kasi, it's pegged at 56 years ka pa lang. So, hindi pa talaga dapat. Pero ang sabi naman sa batas, so long as hindi bababa dun sa minimum na itinathana ng labor code natin at ng ating batas, pwede kang pumayag. Provided, number one, nga hindi bababa dun sa minimum. Pangalawa, hindi ka rin pipilitin kung ayaw mo. Oo. So, companies can enter into contracts with their employees na magre-retire ng maaga. May iba naman nag-avail ng early retirement. Oo, meron. Diba? Meron pang nagpo-push sa Congress to lower the retirement age to 56 years. Kasi sabi nga raw nila, ang hirap kung retire ka ng 65, matanda ka na, hindi mo na ma-enjoy, ang dami mong sakit. Eh, yung iba, ang goal nila, dapat to enjoy life. Mm. So, diba? May meron kang retirement pay na matatanggap, siguro pwede kong magtayo ng maliit na negosyo. Then, stay or be happy.
So yun nga, pwede. Basta pwede. Mag-agree ka at mag-agree yung employer mo. At hindi bababa dun sa mandated na minimum ha, na retirement pay. Ay, paalala pala natin. Entitled ka sa retirement pay kung nakapagsilbi ka ng at least 5 years of service. Kaso hindi pwedeng halimbawa, di ba, bagong pasok ka pa lang, 1 year ka pa lang, 2 years ka pa lang, tapos magre-retire ka, hingi ka ng retirement pay. Wala, hindi ka eligible. And that retirement pay is over and above yung SSS pension na makukuha. Oo, diba, hiwalay pa po yung hiwalay SSS. Yun. Okay, so naku, malaki-laking pera makukuha mo. Depende sa iyan. Alam mo, Attorney Carly, when it comes to retirement, I've talked, alam mo mga barkada ko retirado eh. Bakit barkada ko matatanda. Talagang yung iba, masaya sa retirement. Hmm. Pero yung iba nababagot. Yung iba hindi nila, parang hinahanap nilang katawan nila yung hirap, yung trabaho. Kasi parang feeling nila eh, mababaliw sila kung sa bahay, so, sila iba, walang ginagawa. Kasi yung iba, pag nag-retire, di ba, sa bahay, ganyan. Yung iba naman, nagne-negosyo. Yes. Hindi nila alam. Alam nyo, mas nakaka-stress mag-negosyo kaysa magtrabaho. Oo nga. So, kumbaga, added stress. Pero kanya-kanya naman yan eh. Ako, pansin mo mga lawyers, ba? Talagang kahit ang tanda na ugod-ugod na nag-a-attend pa rin ng hearing. Siguro sanay kasi yung hinahanap-hanap ng katawan, ng utak, na may ginagawa. Staying sharp. Kasi yung trabaho kasi makes the work, the mind work, your mental faculties mo, tuloy pa rin yung tatakbo. So sharp ka pa rin kahit anong kasi old age. Kasi sa judiciary, retirement age 70. Oo. Oo, kasi nga siguro talaga nga, alam mo naman, utak naman ang gamit natin, ano naman yan, it sharpens over time. Tapos sa ibang bansa naman, Attorney Nikki, mga judges doon for life until they pass away. Ganon? Oo. Totoo ba yan? Oo, totoo yan. O baka joke yan, baka ano, fake news sa yan. Sa ibang bansa, hindi ko nababanggitin, baka mali yung bansang banggitin. Okay. Ito, galing kay Ruel. Ma'am at sir, good PM po. Paano po ang mga security guard na pumasok? Need ba rin ng quarantine pass? Ayan. Okay, Ruel. Hindi kailangan ng security guard ng quarantine pass. Ano ba ang silbi ng quarantine pass? Okay. Again, i-reiterate namin, hindi ho nang galing to sa national government. Yes. Hindi to mandated na magka-quarantine pass. Kaya local, lamang tayo nagkakaroon ng quarantine pass kasi naglalabas ng ordinansya ang lokal na pamahalaan na kailangan ng quarantine pass. Mm-mm. At ang silbi ng quarantine pass ay i-designate kung sino sa household nyo ang pwedeng lumabas para bumili ng pagkain, basic necessities, or gamot. Yun lang ang silbi nun. Hindi silbi ang quarantine pass para, oy, pwede akong tumambay sa labas, hindi pwede ganun. So ikaw bilang security guard, kasama ka sa mga exempted dito sa ating ating curfew, ating quarantine, in a sense that you're allowed to go to work. So hindi kailangan ng quarantine pass para makapagtrabaho ka bilang security guard. Kaya nga sabi nila, maghanda lang po tayo ng mga ID. Ayun, proof or documentation na ang pupuntahan security mo ay trabaho ka, talaga. Oo. So i-ano mo yan, i-ready mo lang, pero quarantine pass hindi. Alam mo, ang hirap talaga kasi ngayon natin na testing talaga yung barangay, yung competence. So sana ang barangay natin ay malalim ang pag-unawa sa mga batas o sa mga direktiba. Diba? Ang hirap kasi na kung mag-pencil pusher ka bang thinking na parang, ay, bawat lumabas kailangan quarantine pass. Hindi ka nag-iisip na hindi niya kailangan yun. Oo, except siya. Pero may iba kasi ayaw mag-isip. Ayaw gamitin ng utak. Gusto nila, basta kailangan quarantine pass. Ang hirap nun. So, hindi mo kailangan, Ruel. Okay? So, pakita mo lang ang iyong ID. Ang hirap naman, no? Kasi kumbawa ako sa Cube, alam mo naman, 12-hour shift pa, minsan 24-hour shift ka. Tapos, hindi ako yung ilalagay ko sa quarantine pa sa pamilya ko. Kasi wala naman ako halos sa bahay, nagtatrabaho ako. So iba yung i-designate mo. Buti tayo sa Pasig, walang quarantine pass. Walang quarantine pass. Ang saya, kasi hindi naman sa ano, hindi ba tayo labas ng labas? Wala rin namang umaabuso. Walang una, yung pagkuha ng quarantine pass, diba? Pahinapan yan. Tsaka so, isa na naman itong breeding ground sa pagkalat ng sakit kasi kailangan mong pumila at magpalista Oo. And hindi lang yun. Siyempre, nagiging for power tripping. Yan ang iniiwasan natin. Pag meron tayong mga kapitan na pasaway, diba? Alam mo na, balitaan ko sa news, meron daw sa isang barangay na yung mga quarantine na, yung curfew violators, yung sa LGBT community, pinagsayaw daw ng sexy dance. Ay, mali ho yun. Labag ho sa karapatang pangtao yung ginawa ninyo. Paalala ko lang ho sa barangay officials, hindi ho kayo pwede mag-impose ng punishment.
Hindi no. Nyo pwedeng isipin na yung mga tao na sisitahin nyo ay parang mga bata na lang. Na parang pinagganyan nyo. Ano to, ROTC? Diba? Diba? Hindi to ganito. Hindi to hazing or ano man tawag doon. Yung pag ginagawa mo sa neophyte mo na kung ano-anong kalokohan at papahiyain mo. Bawal po yun. Labag husa sa ating saligang batas ang pag-impose ng cruel, arbitrary or inhuman punishment. Kung hindi ho nakalagay dun sa ordinansa, yung punishment na yon, it's either imprisonment or fine. Yun lang. Hindi mo pwedeng i-impose yun. Or community service, but mm-mm. That will be ordered by the judge. Yes. Hindi ho barangay official ang judge na maghahatol sa inyo kung ano ang parusa. In fact, yung paghuli sa inyo ng barangay official, pwede nyo pang depensa ng sarili ninyo niyan. May mga defenses pa kayo na hindi pwedeng idikta kagad ng barangay official na, oy, guilty ka for violating the quarantine. Hindi ho ganun. Okay, batiin ko lang si James Paul Damoy. Sabi niya, watching from Davao Oriental. God bless po sa inyo. Oh, kamusta naman James? At kamusta dyan sa Davao Oriental? Taga dyan ang nanay ko. Ayan, pamangkin ko to si James Paul Damoy. Kamusta? Ito si Teresa. Please help me, I'm a victim of... ito yung kahapon. Teresa, nabigyan namin kayo ng number. Wala sa akin na ngayon yung number ng police station. Pwede kang tumap mo yung women's desk. Maari ka rin magpunta doon sa NBI, may cybercrime division. Lumapit ka doon. Kasi yun ang makakatulong sa'yo at sasagipin ka dyan kung ano ba itong online daw, online prostitution eh. Oo nga. Okay. Sige. May time pa tayo naman sa isang question bago tayo mag-commercial. Basahin na sige ito. Okay, Leon. Good PM po, attorney. Binalita po sa akin ng pinsan ko na may warrant of arrest daw po ako. Tungkol ito sa kapitbahay ko na nasuntok ko dahil sa init ng ulo. Ano po ang dapat kong gawin? Pwede bang wag ko na lang tanggapin yung galing sa korte? Oh, Attorney Carlo, ikaw yan. Well, wag mong iwasan yung binibigay sa'yo na galing sa korte. Unang-una kasi, hindi mo pa naman nabe-verifika kung meron ka talagang warrant of arrest. Parang I find it strange na yung pinsan mo pa ang unang nakaalam sa'yo. Kaysa sa'yo na meron kang warrant of arrest. Kasi lalo na sa panahon na ito, mahirap tayong maghilap ng court records. So unang-una mong gagawin, alamin mo muna, tanggapin mo yung sulat na yon galing sa korte. Usually, yung mga ganitong cases na slight physical injuries, nagpapatawag muna yung court at pinag-i-issue ko muna ng counter affidavit at tsaka lang aalamin ng court kung ito ba isang krimen na kailangang issuean ng warrant of arrest o hindi. Pero ang punto dyan, tanggapin mo yun. Pangalawa, kung meron ka mang warrant of arrest, kailangan alamin mo sa pinsan mo kung saan niya nakuha yung impormasyon na yan. Dapat merong case number at court kung saan pending yung kaso at subukan mong tumawag o magbigay alam dun sa korte na yan. I-search mo na lang muna sa internet. Kasi ngayon, ulitin ko, naka-lockdown po tayo. Nag-i-issue nga ng bail. Nag-i-issue ng bail electronically. Pero bago mo magawa yan, kailangan kumpleto yung impormasyon sa'yo. In fact, yung pagbayad ng piyansa, pwedeng gawin sa land bank. Tapos ini-email lang yung deposit slip. Pwede ka nang issue ng order of release ng judge kung ikaw ay na-detain or cancellation ng warrant of arrest kung ikaw ay nakapagpiansa na. Pero bottom line, Attorney Carl, ang gusto kong i-stress kay Leon, tayo kasi meron tayong maling paniniwala na pag iniwasan natin yung mga patawag o sulat galing sa korte o sa piskal, abswelto tayo. Oo, hindi po. Actually nga, ito yung oportunidad para sagutin natin. Ngayon, kung talaga may warrant of arrest ka, dapat harapin mo. Kung bailable naman yan, kung ano, physical injuries yan, available yan, magpiansa ka na. Alam mo bakit? Nakakahiya kasi, nasa party ka, bigla ka na lang dadamputin ng police dahil nga may warrant of arrest. Diba? Tapos pag hindi mo hinaharap yan, parang kang fugitive from justice. Mahirap ang mga ganyan. Kailangan harapin mo yan, magpiansa ka. Alam ko nakakatakot para sa nakakarami na makarinig kami warrant of arrest. Pero ang maganda may remedy, you can post bail. Hindi ka naman i-deny ng bail. Iilang sitwasyon lang naman yung mga crimes, punishable by reclusion perpetua. Non-bailable. At ibang usapin naman yun na pwede ka magpiansa if you prove that evidence of guilt is not strong. Diba? But sa itong physical injuries, makakapiansa ka. Tapos ano ba requirements para magpiansa, Attorney Carlo? Wala, picture. You submit yourself to court. Fill upan mo yung form doon na waiver of appearance. Tapos barangay certification na nakatira ka sa address na yon. At sketch ng bahay mo. Yun lang. Tsaka yung pera. Yung pera, yung pampiansa. Bill money.
Oo, so malamang mababa lang naman tong physical injuries. So Leon, harapin mo yan. Mahirap hindi hinaharap ang warrant of arrest. At bago tayo mag-commercial, batiin ko lang si Benjams Barnia. Good noon, watching from Davao City. God bless. Kamusta naman kayo dyan sa Davao? Diba? Talagang naka-lockdown din sila, diba? Oo, sila rin. Naka-lockdown din. Well, ingat-ingat dyan, Benjams. Okay, so it's already 12:32. Kailangan po namin muna magpatalastas. Huwag aalis, babalik ang buhay at batas. Problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kami mapanood sa channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Ako po si Banat Bay sa programang Trending News from 2 to 3 p.m. sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 a.m. Sky Cable Channel 224. TV Plus Boxes and Free-to-Air TV. Facebook.com/DZRJ810AM at YouTube channel RJ News PH. Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. At kasalukuyan po naming sinasagot ang inyong mga katanungan na pinadala nyo po, nag-PM kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. So, kamusta naman kayo? Kamusta ang pananghalian? Pang ilan lata na ng sardinas yan? Naku, buti na lang magaling ka magluto, Attorney Carlo. No? Kaya-kaya mo yung sardinas na... May nakita nga ako yung iba creative eh. Di ba yung pasta, pwede mong gawing ihalo sa pasta. O kaya iba yung parang tortang sardinas, parang may kasamang itlog. Maalala mo, Attorney Nikki, ang sardinas, maraming pwedeng gawing luto dyan. Na masarap na pagkain yan, depende na lang kung gaano ka-creative sa pagluluto. Naalala ko nung high school ako, di ba yung breakfast sardinas. Alas lahat kayo ng barkada mo, may sardinas yung hininga nyo pag nag-uusap kayo sa flag ceremony. Alam mo yun, di ba? Ano talaga dati yung sardinas eh. Eh lalo na ngayon, meron ng fried sardines, meron pang Spanish mahal sardines. Yun. Hindi, yung Spanish mayroon... sardines in ano, oil ba yan? Mahal. Nakabili ko lang eh, 19 pesos isang lata. Nako, talaga Spanish nga. Spanish sardines in soya oil. Yun nga eh. Yun. Sabi ko na lang, ang pinipigil lang ko rin, Attorney Carlo, kasi syempre kung sa bahay ka, eh yung madagdagan ng team bang. Oo. 'Di ba? Pati rin mga anak ko inaano ko kasi sabi ko walang ginawa, kumain ang kumain, no. Talagang kaka-grocery lang paubos na. At saka lalo na sa panahon ngayon, Attorney Nikki, we have to keep healthy para oo, rin sa kaligtasan ang hirap, natin. Hirap, no? Buti kung lalo na 'yung mga kapatid natin na nasa barong-barong nakatira, eh saan ka mag-exercise doon, 'di ba? Talagang napakahirap, pero siguro 'yun na lang, oportunidad magdinis ng bahay. O kaya i-sharpen the saw. Ika nga, yung mga mahilig magbasa. Sabi ko ang ganun. Sabi nga, buting araw, may mga Netflix ngayon, may internet, may Facebook. Imagine naman kung nangyari ito noong 90s. Kaway-kaway batang 90s dyan. Diba? Hindi rin eh. Ako hindi, dati... Iba yung tingin ko dyan, Attorney Nikki. Ang tingin ko dyan, magiging productive yan dahil iba dyan, matututong mag-gitara. Ayun, di ba? Tayo na, matututo ka mag-gitara o kaya mag-ano ka, maglaro ka ng apoy, yung kandila. Di ba tayo nun? Kasi wala tayong gadget. Wala naman palabas sa TV, walang cable, kumbaga channel 4, channel 13 natin lang. Ang brown out na ilang linggo ang tumatagal, brown out. Walang tubig ng ilang linggo. Pero susurvive natin yan eh, no? Yun nga, ako mahilig kasi ako magbasa, so nagbabasa ako. Pero kung hindi ka mahilig sa mga ganyan, you can learn many things. Mm-hmm. Diba sabi nga, ang ganda sana pagkatapos ng quarantine, meron kang biglang naging skill. May na-develop kang skill. At sana ang skill mo, hindi yung kakaswipe ng cellphone. 'Di ba nakakapagod kaya 'yun? Sakit sa batok, ang sakit sa batok na nakahiga 'tas pa swipe. Facebook.
Alam mo, yung baby ko nga, wala pang 2 years old, marunong mag-swipe-swipe eh. Di ba, kita ako, nagulat ako, nag-swipe-swipe itong batang to. Ito, sinusubukan yung TV, swipe, ano? Swipe yung TV. Okay. Sige, ano ba yun? Nagkwentuhan pa tayo. Okay, sabi ni Winnie Ching, hi po sa inyo, Attorney Carl and Attorney Nikki, live now na po. Hi, Winnie. Si Rosel Arjun, hello po, Attorney Carl and Attorney Nikki. Hi, Rosel. Yes, picture ba yan ng baby mo? Ayan, watching from Calamba, Laguna. Okay, kamusta ka naman dyan sa Kalamba, okay ba? At ayan, batiin ko rin yung kapatid ko, ang doktoran, Riley De Vega, ayan. Kamusta naman ang doktora na kinakabahan tayo tuwing umuwi kasi doktora sa Medical City, di pag umuwi eh, baka may dalang corona. May disinfection na room, tapos may sarili siyang... Sinasabuyan niya ng ano eh. Ng alcohol pagdating sa bahay. Eh, kailangan syempre mag-ingat, diba? Nasa PUI ba naman na didistino? Lahat ng damit niya. Syempre talaga. Kaya alam nyo na, pag ako nagka-corona, sisihin nyo yung kapatid ko, ha? Okay. O, sige, Attorney Carlos, sagutin natin, may tanong to si Lorelai. Hi, Attorney. Kukonsulta lang ako tungkol sa lupa. Meron kasi akong binili na lote. Sabi nung ahente, 3 months daw ang processing at hinihingan ako ng panlagay daw sa BIR. Bakit po ganun? Ako, Lorelai. Ganun kasi sa Pilipinas eh. Alam mo naman, SOP. Hindi, joke. Siguro mas maganda ikwento ko sa yung proseso sa lupa. May binili kang lupa. So, ina-assume ko, pirmado na yung deed of sale mo. Kung hindi pa siya notaryado, well and good, panotaryohan mo na siya. Kasi once notaryado na siya, you have 30 days para i-present ito sa BIR at sa local government para ma-process, na masimulan ng processing. Okay. Yung deed of sale mo, kailangan magpunta muna sa BIR. Kung yung deed of sale mo maayos naman, ibig sabihin yung bentahan, yung presyo na pinagbentahan ay hindi bababa sa zonal value, wala kang magiging problema sa BIR. In fact, ang base sa experience, ha, pwede siyang umabot between 5 to maybe 10 working days, hindi naman siguro 3 months. Unless yung binili mo na lupa ay minana pa ng lola nung pinagbilhan mo at hindi na settle yung estate. Sa ganung komplikadong purchase, baka abutin na mas matagal dito. Pero otherwise, kung straight na bentahan lang, mabilis lang po yan. So once makuha na sa BIR, pagkuha mo ng Certificate Authorizing Registration, isasubmit lang lahat ng dokumento sa BIR papunta sa Register of Deeds. Pag nasubmit na po yan, siguro, let's give them 5 to 7 working days. Siguro hanggang 10 na rin para i-imprinta yung titulo. So all in all, baka isang buwan, give or take, maayos na yung ganung kahabang panahon unless maraming iniimprenta sila. Pero certainly hindi 3 months and hindi naman kailangan ng panlagay. Bakit? Ano bang nilagay nyo dun sa deed of sale na purchase para price? Para daw ma-expedite. Diba ganun yung linya? Para ma-expedite. Oh. Ayun, so... Naiya ka, no? Siguro para rin sa mas ikabubuti ng kalooban mo eh, magtanong ka personally sa BIR. Meron dong officer of the day na tinatawag. Yun yung hanapin mo. Yung officer of the day, sasabihin rin sa'yo yung parehong kaproseso na binanggit ko ngayon at pati yung timelines na ito. At isa pa, yung BIR din kasi meron silang citizen's charter na pag hindi sila sumunod doon sa nakatakdang panahon na yun, pwede silang managot sa ombudsman. So, huwag kang matakot, Lorelai. Be informed, pumunta ka sa BIR at alamin personally ang proseso and i-grill mo na rin itong ahente na ito na nanghisay ng panlagay. Bait si Attorney Carlo eh. Oo, mabait ako. Bait yan. Naniniwala pa rin ako sa proseso. Ako, salbahe ako eh. Hindi, joke. Okay. So, ito naman ang tanong ni Rosalie. Mag-ask lang po ako sa inyo kung paano po palitan yung pangalan ko. Bale, mula pagkabata, ang gamit ko ay Rosalie. Nung mag-apply po ako ng passport, kumuha po ako ng birth certificate. Tapos nagulat ako na ang first name ko po sa birth certificate ay Rosary. Hello po, I help po. Gusto ko na pong magka-passport. Nako, marami may ganyang problema, no? Kasi tayo naman, di naman natin, kukuha na naman tayong birth certificate pag kailangan natin, di ba? At kadalasan naman, kailangan na lumalabas. Paminsan sa enrollment, puti nga paminsan sa enrollment, hinihingi na eh. Kasi at least hindi too late, unlike yung katuwad sa sitwasyon ni Rosalina, kung kailan kang matanda ka na, nag-apply ka ng passport. Malalaman. Hindi naman, hindi ka rin nag-iisa, Rosalie. Kasi mayroon din ako kakilala, pangalan niya, Edward, yung pala, pagtingin ng birth certificate niya, Benjamin Edward. Never naman ginamit yung buong buhay niya yung pangalan na Benjamin. Benjamin ba yun? Bernard at Edward. Ba? Basta may isang Edward unang Bernard. Pangalan eh. So, pinsan ko yun ah. Oo, so huwag kang mag-alala. This is common. It happens. Ang maganda naman dyan,
we can do administrative correction. Hindi na po kailangan magtungo sa korte kasi takot tayo na gagastos tayo sa abogado, matagal ang proseso, dapat mabilis to. Basta ho gantong typographical error or kaya iba yung pangalan you commonly use. Kasi magkalapit naman ng Rosalie Rosary. So ang gagawin mo lamang, magtutungo ka doon, magpipetition for change of first name, sabihin mo yung basihan, tapos magsasubmit ka ng mga dokumento to prove na talagang Rosalie ang ginagamit mo. At like school records, medical records, baptismal certificate, na para mag-prove lamang na hindi ka nag-iimbento. Kasi ang iniiwasan ng batas, wala namang mali. Gusto mo lang palitan, hindi naman pwedeng basta-basta ganun lang. So magbibigay ka nun sa, pupunta ka sa local civil registrar kung saan nakarehistro yung birth certificate mo. Let's say, pinanganak ka sa Laguna, malamang sa Laguna, doon ka pupunta. So, ang proseso ay siguro mga roughly mga 2 months, ganyan, mga ganon eh. More or less 2 months, unlike kung korte yan. So, madali lang naman, hindi naman ganong kahirap, Rosalie, at para makapag-apply ka na kaagad ng passport. Good luck sa passport mo at sana makabiyahe ka na pagkatapos ng ating pandemic. Okay, pakibasa, Attorney Carlon, tanong ni Mercy. Galing kay Mercy. Salamat po, Attorney, na pwede ko kayong takbuhan at hingan ng payo. Noong April 1 po, may natanggap ako na sulat na hanggang katapusan na lang daw ako kasi po retrenchment. Paano na po yun? May problema na nga sa coronavirus, tapos naka-lockdown pa kami at hindi makalabas ng bahay. Patong-patong na po ang utang ko. Pwede po ba nilang gawin yon sa akin? May matatanggap po ba ako? Ah, naku, kawawa. Na-retrench siya, no? Okay. Alam April mo, Mercy, 1. Hindi ka nag-iisa. Ang dami nagtatanong sa atin na mga na-retrench na employees or marami ring employer nagtatanong kung paano yung retrenchment. Honest, yes. So, paintindi ko na lang muna sa'yo kung ano ba tong retrenchment. Meron kasi nga ang ating pinapayagan ng ating batas, ang isang kumpanya na mag-retrench o magbawas ng tao to prevent serious losses. Pero hindi pwedeng basta-basta lang. Di ba parang, ayoko sa mukha mo, retrench kita. Hindi ganun. Dapat ang goal is to prevent serious losses. So una, dapat may serious losses na mapapatunayan, ha? Hindi, not actual. Imminent. Imminent serious losses. Kasi hindi mo naman kailangan hintayin na malugi ka bago ka mag-retrench. Pero kung in-anticipate mo, imminent ang serious losses, maaari kang mag-file ng retrenchment. Pero may proseso yan. Hindi pwedeng basta arbitrary lamang. Dapat ang employer, nag-try naman siya na baka may mga ibang paraan, except the termination, nag-try siya pero hindi talaga umubra. And also, dapat rin, nagpa-follow sila ng yung last in, first out. But hindi it's not a hard and fast rule, of course. Pero kumbaga, hindi pwede yung bawa, magkaka-opisina kayo, same department, same function. Tapos yung probationary employee, hindi tinanggal, ikaw tinanggal. Na-regular na. Hindi pwedeng ganun. Ayun, merong kahinahinala doon, ha? And then also, may required notices. Dalawang notice po. First notice doon sa iyo as an employee, 30 days before katanggalin na retrench ka. Hindi bukas. 30 days before the date intended. Hindi pwedeng bawa, bigyan ka ng notice, bukas, sorry, no job. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Hindi. And then also, 30 days before the execution of the retrenchment plan, dapat nag-file ng notice sa DOLE. Pinagbigay alam na dapat sa DOLE. At, syempre, importante sa'yo, dapat makatanggap ka ng separation pay. Mm-mm. Separation pay, which is equivalent to half month pay. Tama. For every year of service. Let's say, ang sweldo mo, 10,000. Tapos, 10 years ka nagtrabaho. So, half month pay, 5,000 times 10, 50,000. Mabibigyan ka ng separation pay. May iba, nagtataka, di ba? May iba raw kasi, pag-serve sa kanilang retrenchment, hindi na sila pinapapasok. Pero binibigyan sila ng sweldo. Pwede yun. Pwede yun. Mm. Basta naman, bayad kayo sa isang buwan na yun. Hindi pwede yung, wala kang bayad, hindi ka papasokin, tanggal ka na. Okay? So, ang sakit nga rin, Attorney Cardo, kasi talaga nga, may problema na nga sa na pandemic na. Ginawa pa, yes. Tapos, mawawalan ka ng trabaho. Masakit talaga yun. Kaya nga yun yung sinasabi ko,
So gobyerno natin, huwag rin natin kalimutan yung mga economic advisors, 'di ba? Si Dominguez, pakinggan niyo naman si Department of Finance kasi may domino effect po 'to. Kailangan din natin isipin paano yung mga kasi syempre ang negosyo, walang collection. Walang kita. Labas ng pera ngayon sa gobyerno. So ano bang gagawin pa mismo ng iba negosyante? Either magsarado 'yan o magbawas ng tao 'yan, 'di ba? Kung wala yang ipon. So kailangan tingnan natin 'yon, 'di ba? Kung ano yung kasi We're in it for the long haul, man. Hindi to parang, oops, tapos na. At pag may one, okay na, back to normal. Pagkatapos ng lockdown, kailangan may panggasta ang mga tao. Manggagaling yung panggastos na yon sa kani-kanilang mga kumpanya. Paano kung magsarado yung mga kumpanya na to? Okay, so batiin ko lang si Eugene Cao, ha? Sabi niya, si isang mainit na pagbati po sa inyo, Attorney Snig at Attorney Carlo, kumakaway po mula sa lungsod ng San Juan. Hi, Eugene, kamusta ka na? Kamusta Kabatch ka natin sa law school. Oh. Napanood kita sa ano, merong palabas na rom-com. Ano ba yun? Tungkol sa mga couples, as kayo yata ng asawa mo in interview. Napanood ko sa TV. Wow. Artista ka na, ha? Wow. Artista ka na, Eugene. Okay, ito naman si Rodante Laksa Cabinta. Watching po from Calbayog City, Samar. Hi, kamusta naman kayo dyan sa Samar? Naka-lockdown ba sila? Parang I think sa mga probinsya, no, ano sila, Visayas, Mindanao, hindi ganun kahigpit. Buti pa kayo dyan. Alam mo yon. Dito Matt. Sabi ko nga, alam mo, dito mo makikita na, alam ang hirap maging urban poor. Kasi pag halimbawa, kato ng lockdown, sabi ko, ang sarap sana, no, nasa probinsya tayo. Kasi sa probinsya, pwede ka magtanim, di ba? Hindi mo po problemahin yung pagkain. May pag makakain ka, di ba? Kailangan mong gatas, may kalabaw ka, baka may, ayan, makakuha ka dyan. Di ba? Kumbaga, ano ka, dito, kaya nga maganda yung proyekto yun ng Rotary, yung urban gardening, no, sana. Oo, hindi. Na kumbaga, magtatanim ka. Parang, mga vertical gardens po ito, na tataniman ng mga crops, ng mga gulay, tapos pwedeng aniin at pwedeng gawin sa backyard lang, sa pader. Oo, ngayon ang kaya lang yung makangkong. Okay tumutubo sa mga. Masarap kaya yung adobong kangkong. Ayan, okay. Kamusta kayong lahat dyan? Sige, magtungo naman tayo dito sa tanong. Ito'y kay Ding na muna tayo. Kay Ding, ito'y naaayon sa tanong ni Jason, no? Sabi ni Ding, magandang buhay po, Attorney Nikki at Attorney Carlo. Marami po akong natututunan sa show nyo. Para nga po akong na-inspire maging abogado. Wow, tuloy mo lang yan. Nading isa, may nakita na bugado ko, alam mo lang. Starting pay namin mababa. Okay. Isa po akong office worker. Kaso dahil sa quarantine, sarado po yung office namin at no work, no pay. Inaasahan ko na lang po yung parating na holiday pay sa April 9, 10 at 11. Pero sabi po ng manager namin na wala po kaming holiday pay kasi sarado ang office. Tama po ba siya? Ayan. Ganito, general rule, generally, kung wala itong quarantine. Kung wala tayong quarantine, ito general rule. Ang April 9 and 10 are regular holidays. Ayun. And then April 9 is a double holiday, araw ng kagitingan tsaka Monday, Thursday. Mm. So ang April 11 naman is a special non-working day. So iba ang treatment po nung tatlong 'yan. Gawin, punta muna tayo sa Monday, Thursday, araw ng kagitingan. Bukas sa April 9. Bukas po. Ang rule dito ganito, pag hindi ka nagtrabaho ng April 9, doble bayad. 200%. Doble ang bayad kasi nga two holidays. Kung nagtrabaho ka on April 9, triple ang bayad. 300%. Nako, sarap nang sa mga tech natin. Oh. Kung triple bayad, ayan. Sa April 10, regular holiday din. Kung hindi ka nagtrabaho, ang bayad sa'yo, 100% of your wage. May sweldo kahit hindi ka nagtrabaho. Kung nagtrabaho ka, doble. 200%. Kasi isang holiday lang yon. Dito lang noong April 9. Ang dalawang holiday yung tinamaan. April 11. Ayan, special. Isa special non-working day. So ano bang rule sa special non-working day? No work, no pay. Hindi ka pumasok, wala kang sweldo. Pero pag pumasok ka, may premium, premium na 30% sa daily wage mo doon. Well, at least may premium, di ba? So yun ang rule. Okay, general rule. Kung walang quarantine. Ngayon nagka-pandemic. Okay, so ano, naglabas ng ano si Dole. Dalawa po ito, Labor ano Advisory 13-8 at Labor Advisory 14. Sabi ng Dole, okay, yung syempre dahil nga may quarantine ngayon, may pandemic,
deferred ang payment ng holiday pay. So, ibig sabihin, hindi obligado yung employer mo bigyan ka kaagad sa darating na payroll ng holiday pay, deferred until nga itong mag-normalize ang sitwasyon. So, yung mga don't expect po na paglabas ng payroll nyo sa 15 ay may holiday pay. Kasi ina-allow na ho ng DOLE i-defer. But there's more. Parang siya, home TV, there's more. Last paragraph nun sa 13-A, DOLE Advisory 14, ang mga establishmento po na sarado, Whose permanently closed or ceased doing business during the quarantine. Kasi quarantine, so hindi yung wala silang work from home arrangement, talagang sarado sila dahil nga sa quarantine, ay exempted daw from paying the holiday pay. Okay. So, yun ang clincher doon. Diba? Kasi ako kasi, may ibang ubugado, akala nila deferred lang. Pero kasi pagbabasahin mo, categorical sabi ng DOLE, exempted. So, kung ang iyong opisina ay sarado, which is marami dyan, wala namang work from home arrangement, talagang sarado kayo, ay hindi siya obligado magbigay ng holiday pay. Sarado during the quarantine, hindi yung nagsarado lang kayo dahil Monday, Thursday at Good Friday. So yun, so kung sarado kayo, actually katulad natin, law office natin, wala naman tayong work from home, so sarado kami sa quarantine. So hindi kami obligado magbigay ng holiday pay ng April 9 and 10. Pero ako naman, naawa naman ako sa mga tao ko, sabi ko sa kanila, sige na, meron naman akong ipit na pera dito, kung kaya ko naman magbigay ng ano sa inyo, bibigyan ko kayo ng holiday pay. Tapos sinabi ko, baka may mga gusto pa mag-claim ng leave credits. Ayan, claim nyo na para makapasweldo man lang kayo sa ganung panahon. Habang inaantay natin ng Dole Camp na hanggang ngayon . Hanggang ngayon, yung hayop na Dole Camp na yan, wala pa rin. Para akong sira, kakatawag ko lang kanina, busy yung kanilang hotline, never, walang sumasagot. And then, follow up email ko kahapon, ewan ko talaga niya sa Dole Camp na yan. So, yun, Ding at si, ano ba to, si Jay, tinatanong niya, di ba? Tinatanong niya na ito, kung yung sa holiday pay ba? Ito, yun ang masaklap, no? Pagka sarado, ay hindi him. Exempted. Okay, exempted. Siguro sa ganitong panahon, Ding, let's try to be understanding na lang. Otherwise, siguro baka more drastic measures like total na pagsarado ng kumpanya. Okay, Attorney Carlo, pakibasa naman tong tanong ni Lady. Okay, galing kay Lady. Ask ko lang po, 16 years na po kami nung kinakasama ko. Parehas po kaming may asawa pero may kanya-kanya din kaming pamilya, sila at anak. Sa loob ng 16 years, wala na pong communication sa asawa ko. Wala po akong anak sa kanya. Ngayon po sa kinakasama ko, meron kaming tatlong anak. Pwede po ba kami magpakasal? Hindi. Sorry lady, hindi talaga. Hindi. Alam ko katulad niya na, 'di ba, ang kwento ni lady. 16 years na sila hindi nag-uusap. May kanya-kanya na silang kinakasama, may anak na nga siya sa iba niya. Pero alam mo, again, we always have to reiterate, no, Attorney Carlo, unless and until your marriage bond has been dissolved legally. Yes. Ibig sabihin kailangan po merong court order. Only a court order. Only for purposes court order of remarriage. 'Di ba? Except death. Siyempre, pag namatay yung asawa mo, hindi na kailangan ng court order nun. Balo ka na, widow ka na, pwede ka na mag-remarry, di ba? Pero kung halimbawa, buhay pa kayo parehas, unless walang court order na final court order, nagpapawalang visa ng kasal nyo, and that is either through declaration of nullity of marriage, nasa Article 35, 36, or 738, 39 ng Family Code, or annulment of marriage, Article 45 ng Family Code, ay kasal pa rin kayo. Masaklap, alam ko, masakit. Katulad niyan, 16 years, para saan pa, di ba? Tapos, yung mga naipundar pang property, hayop, mapupunta sa conjugal partnership nila. Yun yung danger dyan. So, wala po. Ang dami kasi nagtatanong sa atin, nakala nila yung Mere lapse of time lang, sufficient na. Dekada nang lumipas, pwede na kayo magpakasal ulit. Hindi po nawawala ang kasal sa ganung paraan lang. Korte lang po talaga makapagdikta. I remember before, may nakasabay akong, in-interview ako dati sa radyo, matagal na may nakasabay ako merong party list noon. Nag-file sila ng bill na gusto nila may expiration date yung kasal. Oo, that was an issue before. Parang, pero hindi yun
hindi ho yun naipasa in tolo. Pero wala lang, nakakata. Interesting. I-re-renew na lang, ano, i-re-renew na lang yung marriage. So imagine mo, no, imagine ko lang kung napasa yun, na renewable yung marriage. Well, 10 years. So pag pa-expire na, either, kumbaga kung mahal mo yung asawa mo, gusto magsama ka, gagalingan mo. Oo. Gagalingan mo, magluto ka masarap ng pagkain, hindi mo inanag, kasi baka hindi niya i-renew. Diba? Parang passport o driver's license, baka hindi i-renew. May interview process pa. No? Bakit mo gusto i-renew yung marriage? Unfortunately, lady, talagang ganun ang sitwasyon. Wala po tayong divorcio na kung saan yung inyong hindi pagkakaintindihan ay magiging ground para ipawalang visa. So, yun po, lady. Ingat lang, pwede kang makasuhan, ha? Okay. Sige, pakibasa naman tong tanong ni Roger. Galing kay Roger, maayong buntag, attorney, may ilalapit lang po ako. Yung tatay ko po merong maliit na apartment. Si mama namatay noong 2015 at si papa naman namatay last year. Naiwan po kaming limang magkakapatid. Meron po si papa na anak sa labas at sabi niya nakasama din daw siya sa hatian. Ano po ba ang dapat gawin? No, maayong buntag, Roger. Okay, so ikaw na bala dyan, Tony Carlo. Mat na naman to eh. Mat yan eh. Alam mo, parang sa unang ano, unang basa mo ay madali lang, pero actually hindi siya eh, kasi mat nga eh. Ayun, so yung apartment yung natitira. Yung apartment na yun, we presume that as conjugal property. Pag-aari ng mama mo at ng papa mo nung nabubuhay pa sila. Now, nung pumanaw ang mama mo noong 2015, yung kalahati nun na pag-aari ng mama mo na conjugal share ay napunta sa inyong limang magkakapatid at ng papa mo. So, yung half na yun, i-divide mo by 6. Okay? And then, so meron ka na, co-owner ka na ng apartment na yun. And nung namatay yung papa mo and condolences sa'yo, last year, yung kalahati na yun ay napunta sa inyong limang magkakapatid in equal shares, tsaka yung step brother, step sister ninyo, kalahati ng share nyo. So ulitin ko, yung half na share ng mommy ninyo napunta sa inyong limang magkakapatid at sa father nyo. Yung kalahati naman syempre sa kanya pa yun nung nabubuhay pa siya. Pero last year nung pumanaw yung tatay mo, yung papa mo, hahatiin mo yung share ng kalahati niya sa inyong limang magkakapatid in equal shares at bibigyan nyo ng one half ng share ninyo yung stepsister or stepbrother mo. So, ganun din yung mangyari dun sa share ng daddy mo dun sa one half na supposedly sa mommy mo. Pakicompute na lang po sa math, sa fractions yon. Ganun po ang magiging hatian. Pero tama yung half-sibling mo, yung anak sa labas ng papa mo, meron talaga siyang share. Pero yung share niya, limitado lamang dun sa ari-arian ng papa mo. Hindi siya pwede makishare dun sa conjugal part ng mommy mo kasi kayo lang na mag-anak ng daddy mo ang pwedeng umangkin dun bilang mga tagapagmana ng mama mo. Okay? Ayan, okay. So, good luck na lang, Roger, ha? At, ito ba, hindi ako nakikinig sa'yo. Hindi, sabi ko nga, medyo tricky to sa math eh. Pero kung drawing ka ng circle, pag nakarinig kasi ako ng mga numbers, sorry, medyo nag-zone out na ako. Alright, it's already 12:59 po ng tanghali at kailangan na po naming magpaalam sa inyo. Antabayan na po natin, Litrato Philippines na pinangungunahan ni Mike Francisco, tama ba? Tama. Mike Francisco, ang Litrato Philippines. Bukas po, no? Hanggang bukas na lang po ang last day namin na umaaraw-araw. Pero next week naman ay Tuesday. Babalik po kami sa regular. After tomorrow po, ay babalik kami sa regular time slot namin na Tuesday. Alam niyo, 12 o'clock to 1 noon po. Hindi kinaya na ating mortal na katawan ang araw-araw. Okay. But anyway, andito po kami. 12 o'clock to 1 o'clock po ng tanghali. Muli po, ako si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas! You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV.
on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, Channel RJ News. Ako po si Mike Francisco at iniimbitahan po kayong makinig at manood sa aking programang Litrato Philippines tuwing Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon.